Hello guys, ngayon po ay nandito po tayo sa rooftop container gardening namin at mag-harvest po tayo ng patola. Pasensya na patola, biktikma ka ng ECQ ngayon kasi wala kaming pang-ulam, pang-ulay. Ito po yung patola. Makikita nyo po, mayroong medyas. Kasi po yung medyas na yan, mula nung baby pa siya maliit, protection na niya yan. Kasi tutusokin ng insekto, yung fruit fly. Pag natusok ng fruit fly, mabubulok po. Kaya tinagin ng medyas. Ito na po yung kaya lumaki siya. Ngayon, kukunin na po natin para maigulay na natin. Hinihintay na siya ng meswa sa kusina eh. Ayan na ha. Ayan o. Kita nyo. Ito na yan. Ayan. Ito na. May ganda. Ang laki o. Pero dagdagan natin yung dun sa kabila. Medyo malaki-laki na rin. Pero magulang na ito. Baka hindi na lumaki. So ilagay muna natin dito. Ito. Pandagdag din dito eh. Nakikita nyo po ng kabalot. Ayan. Pwede na siguro to. Ito, isa pa. Mayroon pa dito. Salamat po tola ha. At binigyan mo kami ng bunga. Sana bumunga ka pa ng marami. Para mayroon kaming panggisa. Yan. So, meron pa dito maliit, pero palalakihin pa natin. So, ayan po. Ito po yung aming patulahan. At makakuha po tayo ng tatlo. Kalain nyo, libreng gulay na. Masipag ka lang magtanim. Diba po? O yan. O sige. Ito po yung tinanim kong patola at 30 days at makikita nyo na po ay nag-umpisa na siyang mamulaklak. Ayan po, yan po ang bulaklak ng patola, kulay dark yellow. Ang ganda po ng kanyang bulaklak. Ito po ay bumubukas lamang ang bulaklak ng mga patola ay sa alas 5 ng hapon. Sa umaga at tanghali ay di nyo po makikitang bumubuka ang kanyang bulaklak. Yan po sa baba. Yan po ay nakatanim sa container plastic at ito po ay mula nang ipinunla po ay already 30 days at siya po ay nag-umpisa ng mamulaklak. Yan po ang lalaking bulaklak ng patola at dahil po sa walang gaanong insekto rito na magpo-pollinate ay gagawin po natin ang manual pollination. So yan po yung bulaklak na lalaki. Kukunin po natin at igagawan po natin ang manual pollination sa babaeng bulaklak ng patola. Yan po ang babaeng bulaklak ng patola. Mapapansin nyo po at mayroon na siyang
maliit na bunga na patula at nasa dulo ang kanyang bulaklak. So yan po ay inabangan po natin, at dahil po sa wala pang gaanong mga insekto rito at wala pa tayong mga flowering plants, so wala pang gaanong insekto na magiging pollinators nila, so gagawin po natin ay manual pollination. Yan po, at gagawin na po natin ang manual pollination. Ang gagawin po natin, yung aking kinuhang lalaking bulaklak, ito po yon, hawak-hawak ko, ay dahan-dahan po nating irarab sa stigma ng bulaklak na babae. Ayan po. Ayan po. Pagdidikitin po natin yung bulaklak ng lalaki at ng bulaklak ng babae, at yan po ay manual pollination para maging bunga po siyang totoo. Otherwise, siya po ay malalanta kung sakaling hindi siya mapollinate by insects or kaya by manual pollination. So yan po ang pagpupollinate. Nirarab po yung stigma ng babaeng bulaklak, at ito po naman yung lalaking bulaklak na hawak-hawak ko, at nirarab ko po para magkaroon po sila ng contact at maging productive po yung ang kanyang bunga, at maging successful po ang kanyang pagbubunga. So yan po, yan lang po ang gagawin natin. Kung walang mga insect pollinators, ay gagawin po natin ang manual pollination sa mga bunga ng patula, opo, kalabasa, ganun din po ang ampalaya. Other fruiting trees po na pwede po natin i-manual pollination. Meron pa pong isang babaeng bulaklak dito, at i-manual pollinate po natin. Ganun din, irarab din po natin yung lalaking bulaklak dito sa stigma ng babaeng bulaklak para mag-develop po ang kanyang bunga. Titignan po natin ang development after 1 day or 2 days kung nabuo po siya. Okay? Ito po yung hindi na pollinate by insects or manual pollination. Yan po ang mangyayari. Tingnan nyo po, natuyo ang bunga ng patola na hindi po inaabot ng pollination yan. Hindi po na pollinate ang patola na yan. Kaya tingnan nyo po, naging yellowish. At yan po ay hindi na magtutuloy at kusang malalaglag after few days. Ito po yung bunga ng patola, at ito po ay na manually pollinated last 4 days. Ayan po, malaki na siya at successful po ang kanyang development. Ito po ay medyo malaki ng bunga ng patola. Ayan po. At yan po ay aking na manual pollinate noong isang araw. Ayan po, at successful po ang kanyang development sa bungang ito ng patola. Thank you.
na ba? Pwede mo na. Uncom na ba?